namin po kami, Lord Jan. Salamat sa privilegyo na makanasan namin ang iyong presensya. Sa mga oras na ito, Panginoon, dinisi po ang aming mga puso ni Sipan, Lord Jan. Gawin mo po itong dali sa isa yung mga pan, Lord Jan. Sa ganun pala, Lord Jan, malayang kumilos ang banal na Espiritu upang pagturo sa aming Panginoon. Lord, impitahan ka namin sa lugar na ito upang pagturo sa bawat isa, Lord Jan. Ikaw po ang bida dito, Panginoon. Walang ibang bida dito kundi ikaw lamang, Panginoon. At ikaw ang mapangalan sa aming buhay, Panginoon, sa araw na ito, Lord Jan. Lord, wala po kami ibang itinataas, kundi ang pangalan mo sa lugar na ito. At lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, ay aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Lord, you are welcome to this place, Lord, oh God. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. At ang pangalan natin si Lord. Amen. Hello. Amen. So, let's po ba tayo? Amen! Unang-una, nagpapasalamat sa tao kay Lord. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataon dito, siyempre si tatay, si nanay. Salamat din po sa inyo dahil alam po, marami tayo matutunan at may kinig kayo sa akin. Amen, pero may kinig pa sa akin. Amen! Ayun. Ang title po ng pamagatnaan, nagpapasalamat din pala ako kay Lord kasi ito, marami na naman tayo. Biyaya. Pag sinabing amazing grace, kamangha-mangha. So yun, basahin natin yung verse natin. Pwede po ba basahin natin sabay-sabay? 1, 2, 3. Kayo na pagkaman masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Gano'n pa kaya ang inyong mga nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsisisi sa kanya. Yun, amen. Ulitin ko, kung kayo nga, bagaman, masasama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong amang na nasa langit na nagbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa kanya. Amen. So, may kwento bago ko magsimula. Nakita ko ito kaninang umaga. Tungkol ko sa isang pastor na manunulat, si Josh Dowell. Kilala nyo ba yun? Hindi nyo kilala, diba? Si Josh Dowell, nagkukwentuhan sila, makinig kayo ha, makinig ha. Tingin sa akin ha. Si Josh Dowell, isa siyang pastor na tagasulat din siya ng mga libro. So ngayon, anong nangyari? Nag-uusap sila ng anak niya. Diba? Ito ha, topic natin, amazing grace ha, makinig kayo ha. Nag-uusap sila ng anak niya. So ngayon, sa haba-haba ng usapan nila, biglang pumasok sa isipan nila, sa usapan nila, sabi ng anak niya, pa, babae yun ah. Babae siya. Sabi niya, pa, paano kung isang araw umuwi ako dito, galing eskwelahan, tapos sabihin ko sa'yo, nabuntis ako. Diba? Isipin mo, bilang isang pastor, kailangan, pati yung pamilya mo, makitaan ng pagiging banal. Amen? Which is napakahirap. Siyempre, una, sa akin, kanyari, may pamilya, sa pamilya ko, kailangan, bago sila, ako muna. Ganun yung isang tatay, ganun yung isang lalaki, di ba? So ngayon, uwi isang araw yung anak mo, sasabihin, pabuntis ako, di ba? So ngayon, gano'ng kasakit sa isang man of God na, ayun yung bubungad sa'yo, di ba? So ngayon, sa atin kaya, ano yung reaksyon natin? Di ba? Sa akin, bilang isang polis, di ba? Paano ba, may anak na akong babae, anong nasabihin ko sa anak ko, anak, ano ba yung papakita mo sa akin? Naglilingkod tayo sa church. Tapos ako isang polis, tapos pinipunan ako ng sino ng tao dahil. Diba? Makakasang, diba? Siyempre, mapagalitan ko yun, diba? Pero kasi Christian, paano tayo magre-react? Diba? Tuloy natin yung kwento. Yung pastor ngayon, sabi niya sa anak niya, anak, bilang isang pastor, maraming bumabasa sa libro ng ginagawa ko. May mga church akong inaalagaan, may mga leaders akong inaalagaan. Maaari kapag nalaman nila to, mapahiya ako. Mapahiya si Lord. Pwede rin mangyari, iwan nila ako, talikuran nila ako. Pero anak, alam mo, ikaw, hindi kita iiwan, sabi niya sa anak niya. Hindi kita iiwan. Ang gagawin ko, tutulungan kita, tumayo, kasamahan kita sa bawat lakad mo, aalalayan kita.
at hanggat maaari, dadalhin kita hanggang finish line. Amen? Makita niyo ba doon kung gano'n, ano yung kagandang loob ng isang pastor tayo? Kasi Christian, kaya ba natin gawin yun, di ba? Siyempre yung anak mo, nag-expect ka, ito, itong anak mo na to, magpapakasal ito, ganito, ganito. Maraming kang expectation eh, magkakatrabaho mo na to. At siyempre, as a Christian, dapat mag-lipot din to kay Lord. Pero at the same time, yung ginagawa pala ng anak mo, ganun, di ba? Tapos bubungan sa'yo, buntis na. Sakit na, di ba? Mag-boyfriend niya lang yung anak mong babae, parang hirap na eh, di ba? Sa akin, pag may mga pinsan ako, pamangkin ako na nababalita mo, ganun. Parang siyempre, over ako, di ba? Siyempre, medyo nakatingin ako sa kanila. E paano pa kaya pag anak ko, di ba? Hindi pwede yun, di ba? Pero kasi Christian, gano'n nga ba natin makikita yung forgiveness natin? Yung kagandahan loob natin na si Christian, paano natin gagawin, di ba? Si Just Dawel, eh yung ginawa niya, di ba? So ngayon, babasahin ko ulit yung verse. Kung kayo man bagamang masasama ay marunong magbigay na mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? So ngayon, kung si Josh Dowell na isang pastor, nagbigay ng ganong kagandahang loob sa atin as anak niya, paano pa kaya si Lord? Amen, Bell? Amen. Paano pa kaya si Lord? Yung kagandahang loob kaya ni Lord, katulad kaya sa kanya, siguro higit pa. Amen, di ba? Amen. Ganon kabuti ang Lord. So ngayon, tungo tayo sa God's grace. Unang muna ang verse natin is Titus 2.11. Pakibasa po, 1-3. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may lalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Amen. Sabi dito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may lalang kaligtasan sa lahat ng tao. Sabi dito, pinakita ng Lord ang biyaya niya. Biyaya niya na may lalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tol, makinig kayo ah, hindi lang tayo binibigyan ng pagkakataon ng Lord na magkaroon ng privilege sa kagandahan ng loob niya. Hindi lang tayo. Sino ba tayo dito? Diba? Ano bang pinagkaiba natin sa mga taong nasa labas? Diba yung iba ayaw dito pumunta sa simbahan? Bakit? Mas gusto nilang makamundong bagay. Yung iba, hindi pumunta dito. Bakit? Kasi makasalanan daw sila. Diba? Hindi daw sila karapat-dapat sa simbahan. So ngayon, sabi dito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao, hindi lang para sa atin yung kaligtasan. Diba? Sa cell group namin, lagi namin sinasabi yan na ang Word of God, ang church, ang biyaya ng Lord, hindi lang para sa atin. Para din sa mga addict, para din sa mga rapists. Para, kilala nyo ba siya, no? Paano ko naman nasabi yan? Baka mukha ko ngayon. Yun, para sa kanya, tol, inaabot siya. Amen? Diba? Paano mo naman nasabi kaya rin siya inaabot siya ng Word of God? Diba? Anak ng kaligtasan ng Lord. Siyempre, ay no, malinaw na, di ba? Sabi dito, dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, hindi lang para sa'yo. Di ba? Kaya nga minsan nakakalungkot, bakit? Kasi yung ibang tao, tayo, nakakanasan natin yung presence ng Lord. Pero yung iba, mas feel pa nila yung mundo eh. Di ba? Amen, pero nakukuha ninyo? So, nakukuha ninyo? Parang nga yung sumagot. So, yun. Pangalawa, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nagaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag mapapurit. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So sabi dito, hindi tayo karapat-dapat. Bakit nga ba hindi tayo karapat-dapat, Sinya? Sa tingin nyo, bakit hindi tayo karapat-dapat? Po? Dahil sa kasalanan natin, amen. Eh, paano yun? Likas yung kasalanan natin. Diba? Kahit binipilit kong hindi magmura, binipilit kong hindi manakit, binipilit ko lahat, pero pagdating nung nakaraan, nareklamo na naman ako. Kami, sinakal mo daw yung isang bata. Tekin ka lang, ang hirap talaga mag-pulis. Siyempre, diba? Alam mo yun, bilang isang Christian, tsaka bilang isang pulis, bigil na bigil ka sa sarili mo. Bakit? Mahal mo ang Lord, mahal mo rin yung trabaho mo. Diba? Tapos pagdating ng huli, sabi ko, ang nangyari kasi doon yung pamangkin ko ng basketball kami, napaaway siya. Sinugod siya ng isang bata, hindi na pala bata, 18 na pala. So ngayon, ang nangyari, sinuntok yung pamangkin ko. Eh ako yung nagpalamudod, pumuntok yung dati. Siyempre, hindi nagigil ako. Eh, yung nature ng lugar namin dati, hindi naman ganun.
Baka pag minarga, biyari sa amin, siyempre, babawi kami. Kaso siyempre, naisip ko, Christian na ako. Pulis na ako. Di ba? Ano mangyayari sa akin? Pagka pinatulan ko yun, magagalit ang Lord. Pag nagalit ang Lord, pwede kung ano mangyayari sa akin. Pagkatapos nun, yung pagiging pulis ko, sa pula naman. Di ba? Pwede akong pareklamo, pwede akong mapunta sa Facebook na naman. Magulat kayo, picture ni Karen, si Bissarad. Pibrich dito, nakalagay sa Facebook, itong pulis na to, napakayapang na ito. Ganto-ganto, di ba? Ayun, nakalat na yung mukha ko, di ba? So, iniwasan ko. Di ba, iniwasan ko, sabi ko, ayoko ng ganto, ayoko. Sabi ko, ano, siya, sabi ko sa pamangkin ko, magre-reklamo ba tayo? Pangali yun eh, pagkatapos ng game, sabi ko, magre-reklamo ba tayo? Sabi niya, huwag na nun. Eh, mainit din nun. Sabi ko, sige, yala natin si Lord. Tapos, pinapayo ako pa niya. Sabi ko, huwag na magtataniman sa mga nalawag mo, ha? Kasi, ganyan, huwag ka na babawi, huwag ka na may kipag-away. Pagdating ng hapon, pagkagising ko, sabi sa akin ni Papa, pagdating niya, pagdating, pagbaba ng motor, ano na naman ginawa mo? Sabi sa akin. Bakit? Bakit nareklamo ko na naman? Sabi sa akin, okay, naman tayo niya. Sabi ko, hindi ko na nga tinuloy yung reklamo namin. Ako ba'y nareklamo? Sabi sa akin, pinagsasakal ko daw, tapos pinamumura ko daw. Sabi ko, gawin naman yun. So ngayon, ginawa ko yung narapapa. Sabi ko, punta na ako ng barangay, tinuloy namin yung reklamo. Diba? So, naisip niyo yun, tayong lahat, sa pulling, bilang isang Christian, hindi ka tanggap ng society. Minsan, hindi ka tanggap ng society. Minsan, kala nila na babait-baita ka lang. Diba? Pero, alam mo ba sa harapan ng Lord, tinanggap tayo ng Lord. Amen, Ben? Amen! Tinanggap tayo ng Lord. Bakit? Kasi nga, mabuti ang Lord. Yung kalooban ng Lord sa atin, nag-umabaw. Amen po ba yun? Amen! Hindi tayo karapat-dapat pero tinanggap. Alam nyo, every time na nag-worship ako, lalo na dito, nung last Sunday, kung naalala nyo yung worship natin, sobrang blessed natin yun kasi dumalaw talaga ang Holy Spirit. Nakikita ko every time na umiyak ako sa Lord, kung konti man ako ngayon, okay lang. Ganun naman talaga tayo. Pagkakasarap pa ng Lord, walang konti kasi. Kung umiyak man ako, nakikita ko kasi kapag umiyak ako sa harap pa ng Lord, nakikita ko gano'n ako kahumis. Even, although Christian na ako ngayon, nakikita ko yung sarili ko na napaka-dumis ko pa rin. Diba? Kasi hindi ko maabot yung expectation ni Lord eh. Diba? Kasi Christian, gusto ko maligtas. Ayoko mapunta ng impyerno. Ayun yung lagi ko tinatatak sa isip ko. Sa cellphone namin, ayun lagi ko sinasabi na hindi natin alam kung kailan tayo makukuha ng Lord. Pwede bukas, lalo na sa trabaho namin, bilang isang police, hindi mo masasabi eh, diba? Minsan yan, iisip ko eh, aalis ka ng bahay, masama loob mo. Paano kung hindi na ako makabalik? Diba? Mahirap eh. Kaya bago ako umalis ng bahay, hindi pwedeng hindi masama yung loob. Ay, hindi pwedeng hindi maalis yung sarili mo, diba? Kasi anytime nga, sabi nga nila sa pagpupulis, pwedeng hindi ka na makabalik ng bahay. Totoo naman yun, minsan hindi natin naiintindihan eh. Pero sabi mga pulis, napakadelikado. Katulad ng mentor namin yung nakaraan, tinabangan niya sa San Mateo. Siguro, nasingil siya ng mga dati niyang ginagawa. Hindi ko naman alam kung ano. Patron nun. Pero isa siyang polis dati na nag-double. Tapos, ayun, nagtapos yung buhay niya nung nakaraan. Tinagbangan siya sa San Mateo. So, kasama niya pa yung anak niya. Tsaka asawa niya. Yung asawa niya, inabot sa braso. So, ayun, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng dirt. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Ang tanong, handa na ba tayo? Amen? Diba? Kaya mahirap makipaglaro sa kasalanan eh. Kasi baka mamaya, pag nakikipaglaro ka sa kasalanan, mapatid ka bigla eh. Hindi ka na magising. Diba? Amen? So mabuti na, mapalad tayo, nandito ko tayo. Bakit? Nandito si Lord eh. Amen. Diba? Basta nandito ka kay Lord, alam mo nandito yung presence ng Lord, alam mo na safe ka. Amen? Basta nakakamdaman mo si Lord, alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, safe ka. Amen? Palakpakan natin ng maraming Lord. Tandaan ninyo, basta nakakamdaman natin si Lord, at syempre, bumpuso tayo na, si Lord kasi hindi naman, sabi nga natin, hindi siya nakapato. Lagi niyang tinitik. Kung gusto mong makanasan ng Lord at biyaya ng Lord lahat, kung gusto mong makanasan yung presensya ng Lord, kailangan may puso kang dalisay. Kailangan yung puso mo walang bahid ng kasalanan. Eh paano yun? Nature nga sa ating mga tao yung kasalanan. Lumapit ka kay Lord. Libre naman ang paglapit kay Lord. Habang buhay pa tayo, lumapit tayo kay Lord. Humingi tayo ng tawad. Buong puso. Hindi yung compliance lang. Alam niyo yung ano, yung dasal na kamisado mo. Hindi dapat ganun. Dapat yung mula sa puso mo. Hindi mo man alam kung ano yung flow ng prayer mo, dapat bukod sa puso mo, di ba? Parang pag-sorry yan sa partner mo eh. Parang pag-sorry yan sa mga supervisor mo kung saan man. Di ba makikita nila, mapabasa nila kung totoo ba yung sinasabi mo o hindi? Di ba?
pag-compliance lang o hindi. Pero naiging sa amin, pag kami nahuhuli kami, nati-determine namin kung yung tao ba na to, first time offender o recidivist na. Pag yung recidivist, yung paulit-ulit na lang. Pag first time offender, makikita mo yan, grabe umiyak yan. Grabe siya lumuha. Tapos alam mo yun, nanginginig siya, kinakabahan ang humutla. Pero yung mga ano, yung mga tao na paulit-ulit na lang ginagawa yung mga bagay na masasama, katulad ng pang-hold up, pang-snatch, makikita mo yan kahit umiyak yan, alam mo na. Alam mo na na itong tao ko sinungaling to. Sabi namin, pag gano'n, tumigil ka namin. Tumigil ka na niya, huwag gano'n magtutuloy. Tutuloyan ka namin. Ganon ginagawa namin. Sa atin din, gano'n din ang Lord. Hindi ka pwede magtago kay Lord. Kung nagsisisi ka sa mga kasalanan mo, hindi mo may katago yan kay Lord. Para maging natanggap-tanggap ka kay Lord, kailangan ni Lord ng pusong dalisay. Ayun yung unang requirements ni Lord. Para maranasan mo siya. Amen? Amen. Para maligtas ka, kailangan ng Lord ng pusong dalisay. Ano yung kailangan ng Lord? Pusong dalisay. Pagpagulit natin si Lord. Next. Romans 6:14. Sabi dito, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Amen? Nasa po ba tayo ngayon? Nasa ilalim po ba tayo ng ano ngayon? Sa lahat ng dandito, ilalim po ba tayo ng biyaya ng Lord o nasa ilalim tayo ng kasalanan? Biyaya! Kailan po makakapagsabi niya sa sarili ninyo? Kasi alam ninyo kung ano yung nasa sarili ninyo ngayon. Kung namumuhay ba kayo sa kasalanan o namumuhay ka sa biyaya ng Lord? Bakit? Pag namumuhay ka sa kasalanan, madilim yung mukha mo. Pag namumuhay ka sa biyaya ng Lord, makikita sa mukha mo na tuwa-tuwa ka. Amen? Amen. Diba? Kasi kapag na tayo, halos di tayo makakatap sa Lord. Ako minsan, dumanas ako ng matinding kasalanan, pero naranasan ko yung halos nagpe-pray ka, hindi mo maranasan si Lord eh. Yung nagpe-pray ka, parang wala lang. Diba? Ang bigat-bigat pa rin. Kasi alam mo na may kasalanan ka. Amen? At hindi mo pa kayang bitawan. Kaya ganun. Amen? Kaya dapat tayo, alam na Lord yung puso natin. Iwasan natin mamuhay sa kasalanan, sa ilalim ng sa kasalanan, at mamuhay tayo sa ilalim ng kautusan. Diba? Sabi nga kanina, nag-uusap kami ni Tatay, ang isang tao, bago mo masabi na ipinanganak mo niya, ma-born again. Yung born again, hindi po siya religion ah. Pagbabago through spirit siya. Ipanganak ka muli through spirit. So sabi ni Tatay kanina, ang isang tao bago ma-born again, bago ipanganak muli, hindi mo siya makikita sa ano eh. Pag-share lang ng word of God, yung tipong yung one verse evangelism mo lang, papatanggalin mo siya kay Jesus Christ. Alam niyo, yung nagbe-pray, sino ba yung mga naano dito? Yung mga nagsisirkel. Amen. Yan, mga nagsisirkel, di ba? Nagsishare sila ng Word of God sa circle, sa kung saan man. Hindi siya makikita dun. Hindi lang pala siya dun makikita. Makikita pala siya kapag ang Word of God ang minister na sa puso natin. Amen? Amen. Kasi, once na nag-minister ang Word of God sa puso natin, makakita tayo lahat ng pagbabago. Di ba? Kung gusto niya ng pagbabago, mamuhay ka sa ilalim ng salita ng Lord. Amen? Amen. Mamuhay tayo sa salita ng Lord. Diba? Paano mo malalaman na hindi ka nga nagbabasa ng Bible? Diba? Pasahin mo muna yung Bible para malaman mo ano yung kalooban ng Lord. Diba? Hindi sapat yung nandito ka lang, upo ka, makikinig ka. Hindi sapat yung nasa sergub ka lang, makikinig ka sa sergub. Hindi sapat yun. Kailangan mismo sa sarili mo. Kasi once na ikaw mismo, pinupukpok mo yung sarili mo, nasa puso yun. Amen? Hindi siya compliance. Hindi ka tulad ng pagkatay sa sergub na pupunta ka pa sa bahay ninyo, patawagin ka pa, kailangan may pagkain pa bago ka pupunta, kailangan bigyan ka pa ng pamasahin. Hindi ganun. Di ba? Dapat pupunta ka ng pusa. Di ba? Kasi nga, ang Word of God, may pukpukan dapat yan. Pinupukpukan dapat ang sarili mo dyan. Amen? Parang pangulit natin si Lord malakas. Ayun. Kwento ko lang sa, isishare ko lang din ng konti kung gano'ng kadelikado yung sa kasalanan. Kung gano'ng kadelikado ang pamumuhay sa kasalanan. Napakadelikado po. Naalala ko dyan lagi si Bigin. Kung kilala niyo po yung churchmate natin, lagi niya po sinasabi pag nagtitestimony siya. Sabi niya, nagtitake niyo daw siya kay Lord kasi may pagkakataon siya para makapag-repent. At lagi niya sinasabi na ayaw niyang mamuhay sa kasalanan kasi nakakatakot. Kasi isipin mo na lang yung buhay mo ngayon. Ngayon, nag-worship ka. Pag-uwi mo ng bahay, gumawa ka ng kasalanan, itatiko pa. Napunta ka ng impyerno. Paano na yun? May second chance pa po ba doon? Tol, wala na pong take two. Pag nasa impyerno na tayo, wala na pong take two.
pag siguro pagdating natin sa FB, ano, grabe yung effect natin kay Lord. Iiyak talaga tayo, lulo tayo kay Lord. Pero bakit hindi natin gawin ngayon yun? Ngayon oras na to, bakit hindi natin gawin yung pagka-repent natin na yun, di ba? Amen? Amen? Kung may mga kasalanan man tayo ngayon, itulog na natin kay Lord ngayon pa lamang. Kasi paglabas natin dito, magulo sa labas. Hindi po natin alam kung anong kahihilatan natin. Parang pagpupulis po yan. Sabi sa amin sa training center, sulitin nyo na yun nandito kayo. Kasi paglabas ninyo, hindi nyo alam kung kailan, anong mangyayari sa labas. Maaaring may ma-ambushin inyo, maaaring may mamatay sa inyo, maaaring may makapag-retard sa inyo, maaaring ganito, ganito. Ganun din po tayo dito. Itong lugar na to, training lang po natin to. Dito po natin na may meet si Lord, dito siya nagtuturo sa atin. Paglabas po natin, doon na yung engagement. May labanan na po mangyayari sa labas. Ngayon, sa labanan na yun, hindi po natin alam kung matitigas ba tayo. Hindi natin alam kung founded po ba yung word of God na napakinggan natin dito, kung founded ba sa inyo yun. Kung naipamuhay ba natin, di ba? So ngayon, hindi mo rin alam kung mananalo ka sa labas. Lalo na kung mahina ka sa word of God, kung hindi ka founded ng word of God, mahina ka sa labas. Pero pag alam natin na full armor tayo, na kinumpleto natin yung training natin, busog na busog tayo sa presensya ng Lord, tol guys, sa Satanas, sabi nga ni Tatay, sasampalin natin. Amen? Amen! Kaya pangunan natin si Lord. Ayun. Bago tayo lumabas, sana sa mga oras na ito, pagkatapos natin, bago tayo lumabas, sana punong-puno tayo ng baluti ng Lord. Amen. Amen. Next po. Marami na po tayo. Sabi dito sa Hebreo 4.16, pakibasa po lahat. Magsilapit nga tayong may pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Dinig ko pa. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa at makasumpong sa biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sabi dito, magsilapit tayo. Amen. Makinig kayo, ha? Sabi dito ng Lord, magsilapit kayo. Tayo, bilang isang Christian, alam natin na Christian na tayo, nakanasan natin yung presence ng Lord. Tapos kapag nakagawa tayo ng kasalanan, nakanasan niyo po ba yun? Pag nakagawa tayo ng kasalanan, feeling natin hindi tayo worth it. Lagi tayo nakukontip. Sasabihin natin, nakagawa na naman ako ng kasalanan. Magsisimba pa kaya ako itong Sunday? Nakagawa na naman ako ng kasalanan. Baka pagdating ko na sa inyo, hindi lang din ako makinig. May mga ganun eh, may kakilala akong ganun eh. Sa dinami-dami na nahawakan kong tao sa sa'yo, pero konti pa yun. Kasi marami pa dadating. Sa dami nila, may mga bata ako nahawakan na ayaw nang umatid, tapos bumabalik sila sa mundo. Bakit? Kasi nga feeling nila hindi sila worth it. Feeling nila punong-puno sila ng kasalanan. Which is, ayun yung sinasabi ni Tatay nung nakaraan sa spiritual warfare na sinungaling si Satanas. Si Satanas gagawa ng paraan niya para hindi ka makatid sa Sunday service. Si Satanas gagawa ng paraan para hindi ka makapagbasa ng Bible, para hindi ka makatid ng cell group. Sinungaling si Satanas. Sasabihin niya sa'yo, nakagawa ka na naman ng kasalanan. Tapos haharap ka na naman kay Lord. Sa tingin mo, kakausapin ka ba ng Lord? Diba? Ganun po si Satanas. Kaya sabi dito, pag sinapit tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsinta mo ng awa at makasuntong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So ngayon, alalahanin natin yung ginawa ng Lord. Kung sasabihin sa atin ng Lord, sasabihin sa atin ni Satanas na hindi tayo karapat-dapat, alalahanin mo muna yung ginawa ng Lord. Amen? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, alalahanin mo si Lord. Alalahanin mo si Lord. Paano natin alalahanin si Lord? Yung sacrifice ni Lord. Ano ba yung sacrifice ni Lord sa atin? Ano po ba yung sacrifice ni Lord sa atin? Binigay niya yung buhay niya. Binigay niya yung buhay niya para maka-attend ka ngayon. Binigay niya yung buhay niya para ma-save ka. Binigay niya yung buhay niya para makita mo kung gaano masarap mabuhay dito sa mundo. Yung mundo po na yun, hindi po yun yung worldly. Yung mundo po na yun, yung presensya ng Lord. Ang sarap po mabuhay sa presensya ng Lord. Amen po ba yun? So kung nakikita natin yung presence ng Lord na bumababa dito, napakasarap po. Amen po ba yun? Amen! Last po. Second Peter 1:2. Sabi dito, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Pakibasa nga po ulit.
Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos, Jesus na Panginoon natin. Okay, last na po. Kayin po kayo lahat. Bilang isang mananampalataya, ano po ba yung pinunta natin dito? Sa isang linggo po na dumaan sa buhay natin, ano po mga na-experience ninyo? Bless po ba kayo buong linggo? Diba? Bless po ba kayo? Wala ba nangyaring gulo sa inyo? Wala po ba mga nangyaring problema? Meron po ba? Marami po, di ba? Amen. So, bakit kayo nandito? Para po po lang? Para masabi na nandito ka? Para masabi na Kristiyan ka? Hindi po ganun. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, ang hinahanap-hanap po ng isang Kristiyano yung kapayapaan. Amen. Kapayapaan po. Ibang klaseng kapayapaan po yung binibigay ng Lord pag nandito tayo. Amen po ba yun? Amen. Ibang klaseng kapayapaan po yun. Alam mo yun, yung alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan. Bakit? Kasi nakakanasan mo yung presence ng Lord. Amen. Ibang klase po yung kapayapaan na binibigay ni Lord. Hindi po siya yung kapayapaan sa bahay ninyo. Hindi po siya yung kapayapaan sa eskwelahan ninyo na wala maingay, payapa. Diba? Hindi po siya yung katulad sabi sa duty namin, uy, payapa, walang responding yun. Walang ano ngayon, walang gulo ngayon. Hindi po yun yun. Kasi nasabi po ng kapayapaan ng Lord, yung payapa yung mindset mo, payapa yung puso mo, na ikaw na nasa mo si Lord. Payapa yung sarili mo na ako, save ako. Anytime, mapatay man ako, mamaya o bukas o kailan man, save ako. Diba? Ang sarap mag-gagaya kapag gano'n. Na ready-ready ka, bakit payapa yung buhay mo eh? Amen? Amen. So, ayun, bilang isang mananampalataya, ang isang biyaya ng Lord na pinagkaloob niya sa atin, kapayapaan. Kung magulo man yung buhay mo ngayon, alam ko may kanya-kanya na yung gulo sa buhay ngayon, Tol. Nakakitita ngayon, pero may gulo sa buhay mo. Tol, ito na yung pagkakataon para itinig mo to kay Lord. Amen ba yun? Amen. So, kung may mga problema man tayo ngayon, kung may mga kasalanan man tayo ngayon, siguro ito na yung time. Ito ulit yung time. Diba? Every Sunday, ito yung time. Every day, ayun yung time. Siguro ito yung panahon para lumapit ulit tayo kay Lord. Amen po ba yun? Amen. Sabi dito, biyaya at kapayapaan sa inyo'y dumami sa pagkakilala nyo kay Lord na Panginoon natin. Simula po nung nakilala ko si Lord, dati, kala ko yung buhay ko normal lang. Hindi ko alam, ako pala mismo namumuhay sa kasalanan. Noong naging Christian ako, nasubukan ko ulit mamuhay sa kasalanan. At nakakatakot ko. Nakakatakot every time na lalabas ako ng bahay, lalabas ako ng nakaputol. Nakakatakot ko. So ngayon, nagpapasalamat ko kay Lord. Dahil ngayon, may pamilya na po ako. Yung kapayapaan po ng Lord sa pamilya ko at sa bahay namin, alam ko na naroon. Amen. Wala pong kasing tamis. Kapag nararanasan mo yung kapayapaan ng Lord. Kapag alam mo na ikaw mismo na mamuhay ka sa kasugihan. Amen? Amen. So, pag sinabing kagandahan ng Lord, napakalawak po ng kagandahan ng Lord. Kagandahan ang loob ng Lord sa atin. Amen? Palakpak po muna natin. Yung malakas po muna. Parang ang anto tayo. Kapag po tayo. So ngayon, kasi Christian, huwag po nating limitahan yung kabutihang Lord, kabutihang loob ng Lord. Amen. Huwag po nating nilimitahan yun. Kung ano man yung ina-expect mo ngayon, higit pa dun yung ibibigay sa'yo ng Lord. Kung akala mo na ang ganito lang yung kapatawaran ng Lord, hindi po yun. More than expect po yun. Higit pa dun sa ina-expect natin. Amen. Kung punong-puno tayo ng kasalanan, tingin mo hindi ka nakarapat-dapat, ito na po yung oras para mag-usap po kayo ng Lord. Ito na po yung panahon para mag-usap kayo ng Lord. Para lumapit ka sa kanya. Kung magulo man yung buhay mo, ito na po yun. Kung may mga problema ka, ito yung panahon para ilapit mo yung kay Lord. At ang kagandahan loob ng Lord ay hindi dahil sa ating mga gawa. Hindi po kagandahan loob ng Lord kaya tayo naligtas, hindi po sa mga gawa natin, kundi sa pagmamahal niya sa atin. Kaya ka naligtas ng Lord, minsan kasi ganun eh. Ligtas ka ba? Oo, bakit? Gumagawa ka ng mabubuti. Nagising pa naman ako eh. Diba? Ganun yung ibang ano eh. Pag tinanong mo yung ibang hindi nakapagbasa ng Word of God, hindi na siya siya ng Word of God. Pag namatay ka, saka mapupunta? Sana sa langit. Bakit? Kasi gumagawa naman ako ng mabuti. Nagising pa naman ako. Hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Pero alam nyo, hindi dahil yung Lord. Tayong lahat, naligtas tayo kasi mahal tayo ng Lord. At dahil mahal tayo ng Lord, yung kabutihan ng Lord niya, ibinuhos niya sa atin. Hindi niya ibinigay sa atin, ibinuhos niya sa atin. Ganun tayo kamahal ng Lord. Amen? Palakpakan po muna natin. Okay, sa mga wapit na to,
Okay na po. Awilan po natin ang Lord.